Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko na makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinapangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mula kay Pablo na alipin ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos. Sa inyong lahat na minamahal ng Diyos na nangariyan sa Roma, na tinawag upang maging mga banal. Sumain niyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balitang ito na ipinangako niya noong panguna sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pagiging tao, siya'y ipinanganak mula sa lipi ni David at sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu. Ipinahayag siyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay. Pagkat iyong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, iyong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansa'y nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas.
Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag, nangandog niya ang pagliligtas. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, "Napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila. Maliban sa palatandaang inilarawan ng nangyari kay Jonas, kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninive, gayon din naman, magiging isang palatandaan ang sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito, at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan, sapagkat nanggagaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit na di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom ay titindig din ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit hindi hamak kay Jonas ang naririto." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo lahat. Anong meron kay Jonas? Anong meron sa mga taga-Ninive? Anong meron sa reyna ng timog na bakit ito yung nilarawan ni Jesus sa kanila? Si Jonas ay, pababalikan natin ang kwento, ay sinabihan ng Diyos na pumunta ng Ninive at sabihan ang mga taga-Ninive kung hindi sila magbabalik loob sa Diyos, gugunawin ang kanilang lungsod. Umikot ng isang araw si Jonas, at nang marinig ng lahat, anong ginawa nila? Sila ay nag-ayuno, nagdamit ng sako, at naglagay ng abo sa ulo. Nung nalaman ng hari ang pahayag ni Jonas, inutos siya sa lahat, tao pati hayop ay mag-aayuno, hindi kakain, magdaramit ng sako, at magbabalik loob sa Diyos. Sa isang pahayag, naniwala sila at nanalig. Ang reyna ng timog ay maririnig natin sa kwento po ni Haring Solomon. Nang marinig niya ang biyaya ng Diyos ay pinagkaloob kay Solomon sa pamamagitan ng biyaya ng karunungan. Ito yung hiningi ni Solomon sa Diyos. Nung unang nagpakita ang Diyos sa kanya, ang hiling niya, "Bigyan niyo po ako ng karunungan." At nung marinig ng reyna ng timog ang tanyag na karunungan ni Solomon, pumunta siya kay Solomon para talaga makita niya. Dalawa, nanalig.
naniwala sa salita. Bakit sinasabi ni Jesus na napakasama ng lahing yun? Dahil ilang beses na nilang nakita si Jesus na nagpapahayag, nakita nila ang kapabalaghan at kabutihan ni Jesus. Nakita nila na nagpalaya si Jesus ng demonyo sa isang tao, pero imbis na naniwala, anong naging reaksyon? Kinwestiyon. Kaya anong maalala ninyo ho, noong Biyernes, halos karugtong po ng ebanghelyo natin ngayon, noong nagpalaya si Jesus ng demonyo sa isang tao, anong sabi nila? Ay, nagpapalayas yan sa kapangyarihan ni Belzebul. Imbis na maniwala, nakita na nila sa sarili nilang mata ang kabutihan ng Diyos na nangyayari. Pero imbis na niwala, humingi pa ng maraming tanda. Kaya ang sabi nila, bigyan nyo kami ng palatandaan na ika'y galing sa Diyos. Parang gusto sabihin ni Jesus, kulang pa ba to? Kung ito kulang pa, ewan ko na. Nakita nyo na ang lahat. Ang mga bibi, ang mga bulag ay nakakakita. Ang mga pipi ay nakakapagsalita. Ang mga bingi ay nakakarinig. Nakita na ang lahat. Ano pa bang kulang? Humihingi pa ng mas maraming tanda. Magandang paalala sa atin bilang Kristiyano, pag lumalapit tayo sa Diyos, nakita natin sa buong buhay natin ang kabutihan ng Diyos sa atin. Nakita natin sa buhay natin kung paano niya tayo lagi ginagabayan kahit sa mga panahon ng pagsubok natin. Hindi pa ba tayo convinced na nariyan lagi siya para sa atin? Anong umahadlang sa iyo para buong magtiwala at manalig sa Diyos? Para sa atin bilang Kristiyano, iniisip natin, Father, yung paniniwala sa mga pamahiin, yung pagsusuot ko ng lucky charm, Father, di ba wala namang masama doon? Sa totoo lang meron ho. Bakit po? Dahil mas nagtitiwala tayo sa pampaswerte kumpara sa biyaya at awa ng Diyos. Hindi ho, pareho lang naman po, Father, di ba? Hindi ho. Tatapatin ko ho kayo. Hindi ho. Kulang pa ba ang pinapakita ng Diyos sa atin kung hindi tayo magtitiwala sa Kanya? Kulang pa ba ang ipinapahayag at pagmamahal ng Diyos sa atin kung hindi natin kayang iatas ang ating buhay sa Kanya? May kulang pa ba ang ibibigay ang Nazareno sa atin? Tingin ko wala naman, di ba? Kaya magandang paanyaya sa atin ang lubos na pagtiwala sa Kanya. Ang paanyaya sa Kanya na magbalik loob sa Kanya. Magtiwala sa Kanya ng lubusan. Dahil kahit kailan, hindi tayo pinabayaan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Siya ang tanda ng pag-ibig ng Ama. Siya ang tanda ng ating pagbabalik loob sa Diyos. Sana paanyaya sa atin bilang mga Kristiyano ngayon at mga nagmamahal sa mahal na pong Jesus Nazareno, buong magtiwala sa Kanya, buong manalig, huwag nang kumapit sa iba. Siya ang ating pinagmumulan ng ating pag-asa. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, bumabaling tayo sa pananalig ni sa Diyos Ama para sa biyaya ng pagbabagong buhay at makatugon ng may katatagan sa panawagan ni Kristo sa pagbabalik loob. Ang ating itugon, Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami.
ang mga puso ng lahat ng lalaki at babae, naway mapanumbalik sa Panginoon na tumatawag sa daigdig sa pagsisisi. Manalangin tayo. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Atin nawang tanggapin ang buong mensahe ng Ebanghelyo, pati na ang mga salitang bumibigkas ng pagsubok at krus sa buhay. Manalangin tayo. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Katulad ng mga mamamayan ng Nineve, naway itakwil natin ang mga masamang pamumuhay at bumaling tayo sa Diyos ng buong pagpapakumbaba at nagsisising espiritu. Manalangin tayo. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at matatanda, naway makatagpo ng kasiguruhan at pagmamahal mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Ang mga yumao, naway tumanggap ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Ama ng lahat, ibinigay mo sa amin ang tanda ni Jonas upang pangunahang ipahayag ang pagdating ng iyong anak. Mula sa walang hanggan, niloob mo ang kanyang muling pagkabuhay. Isama mo nawa kami sa kanyang pangmagpakailanman. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. At siyo po po ang lahat. Lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin, ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal. Sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi, ang iyong pagyiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pare o ng lay minister ang katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Gustate et bidete coniam suavis Deus Dominus beatus vir qui spera qui spera Dominus, beatus vir.
Announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha sa malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sa makabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, idigtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,